It was at this moment that he knew. He fucked up. Wrong decision. Bakit nga ba ako dito napunta sa circle? Pwede naman ako nag-EDSA na. Ahoy, mga kuys! Welcome to another episode of SIDESTAN. If you are new to the channel, don't forget to like and subscribe. Yeah, seryoso yun. Oo, importante yun. Saan tayo pupunta ngayon? Tayo ay pupunta sa NLEX. So, short background lang muna tayo. Bakit tayo pupunta dun? Kasi alam nyo naman, naririnig nyo naman na siguro yung ano. Oo, mas maganda kung nag-ilalim ka na lang. Kasi doon pa yun sa kabila eh. Ah, pwede mo diretso yun to? So yun. Yun lang, na traffic. Nawala yung momentum ko si Kuya kasi hanap pa yung cowboy grill eh. Bukas na ba yun? Aga pa, ano oras na ba? 2:50 pa lang. Few weeks ago, so nagpa-schedule tayo for the Easytrip na ginagamit sa... Oh my God, it's so traffic. I hate drugs. So nagpa-schedule tayo ng Easytrip. So sa NLEX yun, NLEX Balintawak ang installation. So na-schedule tayo kahapon, November 25. Pero hindi itong motor. Para yung dun sa, ano, sa four wheels natin. So kahapon, pumunta ako dun. Nagpa-schedule ako. I-post ko dito. Nandito yung link. Yan. Lalagay ko dyan yung link na pinuntahan ko for the RFID installation. And the schedule was yesterday. So pumunta ako dun sa ano lang yun, customer services sa entrance ng northbound ng NLEX sa Balintawak. So, yun. Binisit ko yung ano, yung website. Yun, yung in-indicate ko dyan kanina. Ilalagay mo lang dun ano yung type ng vehicle mo, anong plate number, and then saan mo gustong magpakabit. After that, ayun, bibigyan ka ng QR code. So after na ma-display yung QR code, dinownload ko, maliban dun, in-screenshot ko pa, para sure, diba? So in-screenshot ko, and then pagpunta ko dun sa NLEX, sa Balintawak, kinabitan nila ako. Mas mabilis pa yung pagkabit kaysa sa biyahe, kasi nung pumunta ako kahapon, paglagpas ko ng SM North, grabe na yung traffic, talagang di kita na. Habang nagpapakabit, in-interview ko sandali yung mga, ano, yung mga staff na nag-aasikaso sa pagkakabit ng Easytrip. Tinanong ko sila, sabi ko, wala na ba kayong walk-in? Sinabi sa akin ni Kuya na, hindi sir, pwede ka mag-walk-in. Once na mag-pass-through ka dun sa cash na booth, pwede ka na magpakabit, may nagkakabit po dun. So sabi ko, sige, tatry ko yan bukas ha. Sabi ko, nadaling ko yung motor ko. Kaya nandito tayo ngayon, tatry natin yung sinasabi ni Kuya na RFID na walk-in. Ayun, ganito din ako nun. Kahapon, 11 a.m. to 12 p.m. kasi yung sked ko. So dumaan ako dito mga around 10. Ayun, mag-iisang oras ako. Gumagapang yung sasakyan, papunta lang saan? Sa NLEX. Ganito. Naka ng diferensya ng nakamotor nyo. Pag-usapan natin, ano ba yung RFID? RFID stands for Radio Frequency Identification. Alright, kung nagmatalino. Basically, kung mapapansin nyo, yung... Di ba may dinidikit na parang scotch tape na may guhit-guhit at may na-flat na ipot ng ano? Ipot ng daga ba yun? Yung may parang black dot tapos na parang wire, parang circuitry siya. So yun, nag-emit yun ng radio frequency, sabi sa ano, Google. Yung radio frequency nun, ang sinasagap nung mga parang antena. Basically, nagbabasa nung frequency na ini-emit nung device na nakakabit sa sasakyan natin. Either sa headlight, or sa windshield, or kung saan man. Yung identification na yun, syempre, nakatag sa type ng sasakyan mo. Which is probably why, sabi nga nila, one RFID is for one vehicle only. Ayun, nire-require na siya ngayon ng gobyerno, part of the prevention ng further spread ng COVID. Kasi pag cashless nga naman, bababawasan, hopefully, yung transmission ng COVID, lalo na sa ano, through bills, yung mga pera natin. Sana nga makatulong yung RFID na ito. Doon di ko alam, ano bang datos? Mataas ba ang kas among tollgate attendant pagdating sa COVID? Ayun. So, sa ngayon, sa Pilipinas, dalawang types ng RFID ang ginagamit. Ang RFID ay generic term, no? So yung dalawang types, Autosweep and Easytrip. Easytrip muna, kasi Easytrip tayo papunta ngayon eh. Hala, mas malala pa lang ngayon. Mali yung decision natin. Ano ang pinag-usapan natin? Ayan, yung itong Easytrip na pupuntahan natin is for NLEX, SITEC, C5-Link, Kalax, tsaka Cavitex. Yun yung assignment ng Easytrip. Lipo tayo dito.
Yan! Pag auto-sweep naman, majority yung mga south, maliban sa T-flex. T-flex kasi auto-sweep din. So pag auto-sweep, S-flex, Skyway, Naia-X, Star Tollway, ano pa ba? Basta yun, halos, no, halos south ang ano, auto-sweep. Ayan, para hindi tayo magkalituhan, popost ko din dito sa side. Dito. Lagay natin dyan. Saan na kaya yun? Tanong natin si Kuys. Sir, saan yung may walk-in ng ano? Itong pula. Sundan ko na yung pula. Thank you. Yun lang. So, magbababad tayo ngayon dito sa Arawan. Kasi sabi ni Kuya, basta yung cash. So, ayan ha. So, para sa magpapakabit na walk-in lang, ito. Nandito na siya. Nandito ako sa Balintawak Tollway northbound ng NLEX para magpakabit ng Easytrip. Kahit Easytrip siya, sa panahon ngayon, hindi siya easy. So, mabilis lang siyang ikabit, sana. So, ano ba yung mga ano preparations? Una kasi, mas maganda kung nakaschedule ka nga para hindi ka na dito pipila. So, dun ka sa rightmost part nitong Balintawak. Tapos, matututong tayo nito kahit naka-long sleeves ah. Kung naka-schedule ka online, doon sa ano sa bakanteng billboard, nakikita nyo ba yun? Wide angle kasi yata ako eh, so hindi masyado makita. Zoom in! Ayan, naka-zoom in. So, makikita nyo, doon sa may bandang yon, nandun yung customer service ng auto-sweep. Kung hindi ka naman naka-schedule, para mas mapabilis yung proseso dito, linisin mo na yung motor mo or yung vehicle mo. Hindi ko pa, depende kasi sa type ng vehicle kung saan may didikit, saan appropriate na idikit. So, might as well, ipa-car wash mo na kung four wheels yan or motor wash. Motor wash ba tawag sa motor? Linisin mo na yung motor mo pag papalagyan mo. Bakit? Kasi ididikit lang yun. So, pag madumi, konting punas lang sila dun sa headlight tapos dinikit niya na agad. Buti na lang malinis pa yung sasakyan natin. So, okay lang. Pero siguro, kung kunyari, nag-offroading ka, nag-trail riding ka, utang na loob, linisin mo muna yung sasakyan mo para ano, mas maayos. So, yon. Pangalawa, syempre, dapat ready na yung cash mo. Check ko muna pala, no? I think, nasa 500. Pangatlo, hindi naman nakalista sa kanila, pero hinanda ko na yung ating ORCR. Lalo pa itong motor ko, wala pa tong plaka. Kasi pag nagtanong, hindi pa kita ko yung ORCR. So, anong oras na? 3:15 ko. Parang, ano ha, matagal ha. Tama ba tong lane na to? Sabi naman ni Guya dito to. Man. Grabe naman. Alam nyo, tumatakbo sa isip ko, sukuan na to. Kasi pwede ko namang gawin to next time. Kaya lang, nandito na tayo eh. Tsaka sayang naman nung araw. Kasi naman ulan yan, di ba? Ayun. Ang init, man. Sa natin yung konti to. To let some air in. It's 3:20, mayigit, what, 5 minuto, 10 minuto na tayo naghihintay dito. So, mamaya na lang siguro ang pagdadaldal ulit natin pag malapit na. 3 days later. Lalala, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Oh, pang-onse tayo. Pang-onse na tayo. Malapit na. Time check, 3:43. 1 eternity later. Ito, malapit na. 1, 2, 3, pang-apat at lalabas na yun. Tanggalin na natin yung ating gloves. RFID? Paano ba? Meron? Paano pag wala pang plate number? Lahat? Sa gilid. Ayusin natin mabuti. Ayan, mamaya tingnan natin kung anong laman ito. But for now, lagay muna natin kasi mukhang ulanin na tayo, no? Matiretso na natin para magkakit. Sige. Yun. Okay na, Kuys. Salamat. Kayo din. Recording pa. It was at this moment that he knew. He fucked up.
Yan lang, nasiraan pa. Ano nangyari? Lowbat ba tayo? Patay tayo dyan. Yan lang, lowbat na men. Lowbat na ba tayo? Yun lang, ayaw na talaga mag-start. Tulong hitahin, tulong kay Kuya. Kuys! Kuys! May mekaniko kayo dito? May mekaniko kayo dito? Ayaw mag-start ng motor ko ngayon? Opo, maghahanap. Ay, tawagin mo na lang ngayon. Ah, kayo, sige, sige. Kaano ko ng mekaniko? Hindi ko alam kung nalobat ba o ano. Hindi, hindi nag-start eh. Natutulak naman. Pabulyot. Tignan mo. Ha? Pwede, no? Kajotin natin. Yon, buti na lang tutulungan tayo ni na kuya. Kakajutin. Nalobat yan. Hindi ko alam kung lowbat o... Wala palang kickstarter to, sir. Wala, walang kickstarter to eh. Sige po. Isa. Sige, papa. Sige. Itabi ko na lang. Tabi na lang muna doon.